Magandang umaga sa inyong lahat. Ito nga po, may konting isi-share lang ako sa inyo tungkol sa kung totoo ba talagang siniswerte ako dahil sa dahon ng laurel. So, yun nga po, noon may napanood ako sa YouTube na pampaswerte daw itong dahon ng laurel. So, wala din naman masama na sinubukan ko. Wala naman mawawala. So, yun nga, bumili ako sa tindahan ng dahon ng laurel sa halagang 5 pesos. So, marami po siya. So, yung iba, yun nga yung pinagsusunog ko. Yun ko sinulat yung mga wish ko dati. Na iba naman ay nagka-totoo. So, nung una, nung napanood ko yun, hindi pa ako masyadong ano. Kumbaga, sabi ko, totoo kaya? Or, magka-totoo kaya yung wish ko? Pero ako yung taong parang, siyempre, gusto ko din magka-pera or ano pa dyan. So, sinubukan ko nga. So, ang ginawa ko, sinunod ko yung sabi doon sa video na gawin yung ritual kapag Tuesday at saka Friday. So, nung time na sinubukan ko yon ay gabi ng Friday. So, ang ginawa ko, sinulat ko yung mawis ko dito sa dahon ng laurel. Yung isa doon yung sinulat ko mawis ko yung makahanap ko ng trabaho. Kasi noong 2017, nandun ako sa Manila, nag-a-apply ako for outroad. Pero lahat ng pinuntahan ko, hindi ako pumasa. Halos lahat, naikot ko ng mabini, pero hindi talaga ako pumasa. Hindi ko alam kung ano ba, pero hindi talaga ako pumasa para abroad. Pero yung kasama ko, nakaalis na siya. Pero pareho naman kami sabi naman kami nag-apply. College graduate din kami. Pareho ng kurso, pero siya, nakaalis siya. So sabi ko, hindi ko alam kung parang minamalas yata ako. So yun nga, noong 2018, umuwi ako dito sa amin, dito sa Mindanao. So, napanood ko nga itong pampaswerte daw na dahon ng laurel. So yun, sinubukan ko. So, hindi nagtagal. Doon ako sa amin, tinawagan ako ng pinsan ko na magtrabaho sa kanya bilang cashier niya sa kanyang pharmacy. So, ang sweldo ko po ay 6,000. So, kahit ganun yun, kinuha ko pa rin siyempre. Wala naman trabaho na pumasok sa akin. Hindi naman ako natatanggap sa mga ina-applyan kong ibang job. Kahit sa call center, kasi alam mo naman, hindi rin ako parang hindi naman talaga ako angkop sa pagiging call center. So, yung mga 3 months ako sa trabaho ko. Yung asawa ng pinsan ko ay na sinabihan ako na kung nakasaliba ako dun sa exam interview na kung saan ay interview yun ng government agency na trabaho. Pero
sabi ko wala kasi nasa kama sila nga ko, hindi ako naka hindi ako nakakalabas or wala akong masyadong hindi ako nagkagala. So yun nga, sabi ko wala, hindi ako naka-apply. So nung mga ilang araw, tinex ako ng pinsan ko, sabi niya, pumunta ka sa Iligan kasi doon yung orientation nila, yung mga nag-take ng exam. So pumunta ako doon, dala-dala ko yung mga papeles ko. So akalain mo, pansikanti pala yun na exam nila, orientation nila. Pumunta ako doon, so natanggap ako. Biglang natanggap ako, iwan ko lang, pero parang kinausap din siguro ng pensan ko yung kaibigan niya doon. So yan, nakapasok ako. So ang ko doon, sweldo ko, lang yun, 45 days lang yung namin, contract namin, kumbaga, nasa pinirmahan namin ng MOA. So ang nakalagay sa MOA is yung 1 month na sweldo ko ay 11,000. So nung tapos yung travel allowance namin is 3,000 lang. So pero nung after ng trabaho namin, na-claim ko yung sweldo ko is pati yung 15 days na hindi namin natrabaho, binayaran sa akin. Kumbaga, 2 months yung binayaran sa akin, pero 15 days lang yung namin, nasa contract namin. So, pati yung travel allowance namin na 3,000 ay naging 6,000 na. So, after nung contract namin, agad-agad naman, nasali ako sa isang NGO na kung saan ay magkakandak kami ng validation. So isa akong validator. So ang sabi nila is output based, pero yung namin everyday ay may quota, 15 dapat yung ma-interview mo araw-araw. So kapag lumagpas ka daw doon, hindi na yun mababayaran. So yun nga, nang mag-start na kami sa trabaho, ako naman umaabot ako ng sobra 20 na na-interview, kasi yung iba hindi ko talaga maintindihan eh. Sabi nila, interview muna ako. So sa naman kasi yun, application yun eh, sa cellphone lang, ganun lang. Tapos sabi ko, sige lang, kung hindi ako masuldohan dito sa okay lang, basta importante may output ako. Pero nung natapos ng work namin, lahat ng output ko, kahit yung sobra, nakuha ko rin, binigay sa akin. So sa team namin, ako yung pinakamalaking nakuha na sweldo. So isa pang hindi ko parang sabi ko na naging short ako sa pag ko ng daw ng Laurel. May pinuntahan akong activities, which is tree planting, tapos tradition. Tapos kinagabihan, may activities kami na kumbaga mga palaro. Tapos may mga para-folding sila, mga USB, tsaka t-shirt, cellphone, tsaka tablet. So yung isang mananalo ng cellphone
akalain mo ako yung nabunot. Pero hindi ko pa naman yun inaabangan kasi sabi ko, eh, malabo naman na ako yung maano dyan, mabunot. Kasi sa sobrang dami namin, sabi ko malabo. So yun nga, doon pa kami sa malayo. Hindi kami lumapit sa stage. Pero nung tinawag yung number, eh, arinig ko yung number ko. So takbo ako ng takbo doon. So, isang ano pa naman na parang sabi ko, swerte ako. Nag-apply ako sa isang agency na government agency kung saan ako ngayon naka-work. Nag-apply ako. Tapos, nung unang apply ko, nakatip na ako ng exam, interview, pero hindi ako pumasa. So, napag-desisyon ako noon na magpunta ako ng Manila. Nakakuha na ako ng ticket kasi plano ko ulit mag-apply abroad. So, ginawa ko, hinintay ko lang yung ticket ko na dumating. Pero, hindi pa dumating yung gate na flight ko, natawagan ako sa region na ihanda ko daw yung mga papers ko na at dalhin doon sa lugar kung saan kami i-interview ng EORIN kasi tanggap daw kami sa trabaho. So yun, lahat dinala ko lahat ng mga papeles ko, pumunta nga ako doon. So yun, natanggap ako. So ang nakakano doon, yung first time namin sa work, 2 months, ang sweldo namin, 22,000 at saka may sobrang 300. So, tapos yung travel allowance namin ay 600 pa. 600. Ay, 6,000. 6,000 pala yan. Tapos, after 2 months na tapos yung contract namin, naka-renew kami. Tapos, yung sweldo namin, nadagdagan, naging 26,800 plus. Tapos, pati yung travel allowance namin, nadagdagan na, naging yung 6,000, naging 8,000 siya. So, yun. Parang sabi ko, okay, swerte. Parang inaano ko pa rin yung swerte ko. Pero, itong bago lang din, dito na nag-ano ako, hindi, sumali ako dito sa YT. So, may isa akong YouTuber dyan. Shout out pala sa'yo. Alam kong mapapanood mo to, panigurado. Hindi ko na i-mention yung pangalan mo kasi ikaw na ngayon nagsabi. Huwag ko nang sabihin na nanalo kasi ako sa ano niya, para call niya ng dalawang blender. Maliliit siya na blender. Hindi pa siya nakikita. Dito pa siya. Medyo kanina, sinilip ko. So, ito din yung i-unbox ko ngayon. Kung ano pa talaga yung itsura. Kasi hindi pa siya nakita. Inano ko lang yung ano niya. Kararating lang niya kahapon. Thursday pala. So, maraming salamat. Akala ko hindi totoo yung mga parapol niya. Kasi siyempre, i-deliver pa yan eh. Taga Maynila siya. So, shoutout pala sa'yo, Madam. Salamat at nakarating na yung parapol mo. So, ito nga, i-unbox ko.
Pero bago ang lahat, so gusto ko ulit i-remind na yung kumbaga paano ko ginawa yung pag pag-ano ng ritual sa daon ng laurel. So ang ginawa ko, tatlong daon ng laurel yung sinulatan ko ng wisdom. Ginawa ko siya nung Friday, eh, ginawa ko siya nung Friday nights. Kasi yun yung pangalawa na sinabi ng napanood ko na Tuesday at saka Friday. Tapos sinusunog at saka naglagay din ako sa isang naglagay ako ng asin kasi isa rin yun sa ano niya, instruction niya na maglagay ng tatlong daon ng laurel sa asin. Tapos mayroon din ako sa wallet ko na nilagay ko din ang tatlo. Hindi ko nipakita yung laman ng wallet ko. Okay. Dito ko siya nilagay para hindi siya masyadong magulo. Iwan ko, tagal na nito. So, ito siya. Tsaka, ito pa, ito. Ito yung nilagay. Yung isa parang nabali. So, ibabalik ulit. Tapos, naglagay ko niya nung time na nag-ano ako, pero maliit lang kasi wala akong pera that time, so nilagay ko lang 500, pero hanggang ngayon hindi ko inaalis yung 500 sa wallet ko. Nandito siya, hindi ko talaga siya inaalis kasi sabi niya doon sa video niya, pag naglagay ka ng tatlong daon ng laurel sa wallet mo, sabayan mo din ng pera. Pero yung sa kanya, nilagay niya yata, malaki-laki kasi parang 5,000 yung nilagay niya, kung di ako na, kung ano, o 5,000 yun, naalala ko pa eh. So ako, 500 lang. So, hindi ko alam kung, pero depende lang siguro kung ano yung lalagay mo. Wala naman siguro yung, qualification. Pero siguro, the better, sabi na nila. So, ako naman, 500 lang. Siguro. Wala namang problema doon. So, yun nga, bago matapos ang video na to, i-unbox ko muna ito. Ito nga siya, binutas ko kanina. Tinignan ko kung dalawa ba talaga yung napanalunan ko. So, ito nga siya. Manila, Patugali. Ayan. Yan. Tapos, pinadala dito. So, nandito pa yung ano niya. Binila pala niya to sa ano. Shopping. So, ito na siya. Tsaka ito. Ayan ito. Na po ito. Parang nakita ko to sa ano eh. Nakikita ko to sa FB. Ito siya. Ayan. Ay, bakit may ano, kurente? Ito na siya. Ay. Ito ano pala siya. Bakit? Pink pa talaga yung bigay niya. Hala? Hot pink. Patete na ito. So, ito nga siya. Dalawa. Oh, ang ganda. Pero gusto ko, ano, blue. Dapat sana blue. Eh, wala din pala yung blue. Green. Pero okay lang. Important, hindi naman binayaran. Libre naman. So, yan nga. Ito nga siya. Tapos, ano ba siya gamitin? So, ito siya. Yan. Tsaka, mayroon siyang ano dito. Ito pala siya. Tapos, wala pa lang. Yan. Searchable siya. Ayan. Siguro ibibinta ko na lang itong isa. Pero itong isa gagamitin ko.
sa gano din kasi ako eh. Tago ko na po. So, yun lang po mga anong tawag ko sa inyo, mga followers ko. Ay, followers, wala po. Mga kaibigan, mga pamilya. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. So, ang last word ko lang sa mga makakapanood nito ay kung mag-wish tayo, gagawin natin yung sinasabi kong ritual or yung ginawa ko din na ritual ay huwag kayong mega. Kung mag-wish kayo, huwag kayong sana matupad to. I-ano nyo talaga sa sarili nyo na matutupad yung sinulat nyo yung wish nyo. Tsaka, isipin nyo rin, isabayan nyo ng prayer. Kasi yung time na ginawa ko yung ritual ko is, siyempre, nag-pray ako. Kay God pa rin naman talaga mag-ano yung wish natin eh. Siya pa rin yung nag-grant ng wish natin. So, huwag natin kalimutan mag-pray bago mag-wish. So, yun po. Maraming salamat. Tsaka, thank you kay Doc Willie Ong sa ano niya sa akin. Sinabi niya sa akin na dun sa mga vlog ko pwede ko raw gamitin yung mga payo niya about sa mga herbal medicine.